Kumusta mga boss idol? Nandito na naman tayo sa ating panibagong video dito sa ating channel. Una nga natin pag-usapan ng balitang pinabilib ni Kai Soto ang mga eksperto. At sabay na rin natin yan ng LeBron James trade. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Una nga tayong dumako kay LeBron James matapos nga ang pagkatalo ng Lakers ngayong season ay masakit nga para sa mga fans ni LeBron ang hindi siya mapabilang sa playoffs. Di rin nga natin maikakaila na medyo bawas nga ang viewers ngayon ng NBA dahil sa ibang mga fans na mga nawalan ng gana dahil sa pagkawala ni LeBron ngayong taon. Isa nga si LeBron James sa mga nagpapahype ng playoffs dahil sa pangalan nito. Sa ngayon nga ay may lumabas na update patungkol sa mga trade para sa kanya. Marami nga ang rumors na pinag-uusapan kung magpapatuloy pa ito sa kanyang kupunan na Los Angeles Lakers. Ayon nga sa mga eksperto, si LeBron James nga daw ang naging problema sa pagkalaglag nila ngayon. Base nga sa kanilang lineup ay masasabi nating maganda sana at mala powerhouse ang lineup nila, ngunit syempre hindi nga ito nag-click dahil sa rotation ni LeBron James. Kung mapapansin nga natin mga boss idol, laging na kay LeBron James ang bola kahit may mga pagkakataon na open ang kanyang mga kampi. Kaya minsan pag minamalas nga ito at hindi umaabot sa 50 points ang kanyang punto ay malamang sa malamang natatalo talaga sila. Well, kung susumadahin nga natin mga boss idol, wala nang ang kailangan patunayan pa si LeBron James sa kupunan ng Lakers dahil sa nagawa niya na nga itong pakampyunin sa taong 2020. Kaya masasabi natin na matagal na nga tapos ang misyon nito, ngunit syempre medyo malabo pa rin nga na umalis ito sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Dumako naman tayo kay Kai Soto. Napag-usapan na nga natin na bumalik na ito sa Amerika upang makapaghanda sa pagpasok ng NBA draft. Sa kasalukuyan nga ay may lumabas na usap-usapan patungkol sa kanya na may napabilib nga daw itong mga eksperto at pati na rin ang kanyang mga nakakasabay na manlalaro sa draft ay humanga din dahil sa kanyang shooting sa labas. Nagkakaroon nga rin nga daw ito ng pwersa sa ilalim ng basket na masasabi nating nagiging magulang na ang kanyang laruan. Masasabi nga natin na kailangan niya nga ito dahil sa mas matindi pang ang balyahan ng meron ang NBA. Ngunit syempre sa mga magagandang nagaganap ngayon kay Kai ay meron na meron pa nga itong problema. Yan nga ay ang athleticism nito at ang kanyang katawan na masasabi natin na medyo malamya pa ito kung ikukumpara natin sa mga big man ng NBA. Pero balik nga tayo sa kanyang training na nagpakitang gilas nga daw ito sa scrimmage dahil sa naging halimaw nga daw ito sa ilalim na masasabi nating magandang senyalis na nga ito upang mas dumami na dumami pa ang kanyang tagahangad dahilan upang mas bumango pa ang kanyang pangalan sa mundo ng basketball. So yun lamang mga boss idol, mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click yun na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap, thanks for watching.